papakita natin sa inyo yung cost of living, tapos magkano yung sahod natin, magkano yung naisi-save, kung may maisave pa ba, kung meron pa bang matitira. Sahod natin sa panahon ngayon, grabe na. Ay, okra. Sipatang libre. Daing danggit na libre. Ba't parang ang laki ng screen? Kasi yung buo kong mukha. Paano na naman siya? So, good morning! What's up, guys? Sa Sunday ngayon dito. So, papakita namin sa inyo kung magkano na ang prices ng mga grocery dito sa Canada, guys. Grabe. It's getting crazy. Oh, lala. So, hi! Morning! Kaya kauwi lang namin, guys, at nag-grocery tayo. Kasi may malaking ano ngayon, game, may Super Bowl. Yan yung ano? Valentine's ano natin? Valentine's hindi gift? Hindi pa yan. Hindi flowers? Hindi pa yan. Wala pong Valentine's. 11 pa lang. Just advance na yan ka na bumili ng flowers. Grocery is better than flowers. Ang flowers, nalalanta, itatapon. Magkano din yun? 50? Oh. Hi! What's up? So yun yung junior na ano kasama ng daddy. Ito naman siya yung nagsaing, naglaundry ito. Oh, magkano yan daddy? Magkano to lahat? 200. 200? Arte mo naman magsalita. Sa 200 na yan guys, meron siyang rice. So what do we have here? May rice na 8 kilos. Then, aray ko, sakit sa kilikili. Pakita mo sa kanila kung ano to. Ayan. Ito guys, ang talaga pampabango ng bahay. Ah, ngayon pa lang, binubuksan pa lang. What is it? Pero sa labas namin piprituhin, tatry natin iprito sa labas, double-headed fish. So, ang nagbigay niyan guys, hindi mo na makalakad, dalawang paa niya pilay. Joey Boy, shout out sa'yo. Lulutuin namin ngayon tong ano mo, buwad. Sa labas. Oh wow, okra is life. Yan, hugasan ko na yung okra. Pampa, ano yan, partner yan sa buwad. Tapos sa milk, hindi mawawala sa milk because milk is good. Sana ba yun? Ano ba? That's his tea. Milk, he cannot live without milk daw, that guy. Guys, alam nyo kasi, medyo talagang mahal na ang bilihin niya dito nung araw po dito nung dumating kami sa Yorkton. Siguro mga 3 years back. Yung 100, talagang ano na yun, okay na yun pa siya. Ano oh, may meat na, kompleto na. Ngayon po, every week, mamura na itong 200 na ito. Every week yan, every week. Next week, bibili na naman, ganito na naman, 200 na naman. So, mamaya gagawin natin yung ano, yung video na kung magkano yung binabayaran natin, tapos paano natin na si save yung sahod. Ayan. Sa grocery, sa mga bill, sa mga kung ano-ano. So paano nababudget? 200 niya, not bad. Kasi meron siyang rice. Meron siyang meat. Meron siyang yung mga ito yung baon nila na ano, sa isang linggo. Kasi lahat kami pumapasok. Ang dami namin eh, pumapasok kami lahat. Hindi umubra yung ano guys, yung buwad pag prito sa labas, hindi siya lumutong, so wala na tayong choice. Ayan na siya, charan! Tapos may grass siya na dumating. Charan! Crispy pata. Shout out Mar! Ano? Mar? Sino? Mar? Maruhas. Maruhas? Visit. Inalhan kami ng ano, crispy pata. With sauce. Harap. Ayan. Ano yun? Number one fan ni Daddy Lo, subscriber. Ay, okra. Sipatang libre. Daing danggit na libre. Sausawa na libre. San ka pa? Okra na libre. Kumakain ng buwan. Yung taong pihikan. Kumakain ng tuyo. Panusa.
Golden version, how to eat okra. Okay. Ito lang kumakain ng okra, guys. Okra, guys. Sa kanila. Ahat. So how's the Amar crispy pata? Good. He knows what he's doing. Want more? Want more, yeah. He's from Philippines. I thought that was good. Yeah. Yeah. Hirap guys pag walang cameraman. Oh, no, it's ours. Hiring daw kami guys. Cameraman. Ay tayo. Tapos. Ang sinablue mo lang to guys. Sinangso nyo pa sa toyo yung buwad na? Ito buwad? Yeah. Dangit. Dapat ano, suka. Dali suka. Matamis naman yun. Ano? Tapos nung okra. Kunti lang ito eh. Mami ang konti, wala din. Kaya mas ha? Maliit na ang dami. Kung maliit siya, mas masarap. It's too expensive, yan. Oh, it's bad then. Tastes the same. Yeah, but I mean, less ano siya, yung bones niya, maano pa. No, not down. Wow! Oh, yeah. The best, ganda, sarap. Bro, you touch me with you're eating dungit. No, I can't. I don't care. You stink. Eh? What's going on? He was eating this and he went. Oh, tatlo kayo. Hindi isa kayo dyan. Hindi mahirap pati niya sa limit. Expression yung wife, mate. You're handsome man. I get both of yours. Thank you. I got the water, man. Okay, do you want that? Tamis sa loob, guys. I got the watermelon. It's tamis. Tamis? This is like watermelon. Tastes like nothing. Copy. Yeah, it doesn't taste like anything. Sir, Prince! Dessert sa'yo kumakanta. How do you eat that? Oh, meron. How do you do that? First time mo niyan, Prince? Can I borrow the knife, Dad, please? Yun nga, pipilap mo lang yun. Ang knife. Domingo. Oh, I got it. Mga Korean dito, guys. Balik ako pa yun. Yeah. Minsan lang magkaroon ng magandang ganito kalaki dito na ano sa Canada sa amin. Hindi ako bumibili nito kasi maliliit. Parang hindi siya hinog. Eto, babalikan ko siya mamaya, hapon. Oh, sana all. Dami pera. No, this is cheap, right? Yeah, $4. $4? Can you buy two then, please? No. At ngayon, as I promised, guys, papakita natin sa inyo yung cost of living, tapos magkano yung sahod natin, magkano yung naisi-save, kung may maisave pa ba, kung meron pa bang matitira. Sahod natin sa panahon ngayon, grabe na. Dahil yung mga bills, pinapadala na lang dito kay Mang Emil. Sa email. Lahat ng bills. So, ito yung ano na natin ito kasi nilista ko na rito. So, yung cost of living, punta muna tayo sa mga bills. Yung sa kuryente. Yung kuryente namin, itong month na to ha, is 170. Medyo tumaas siya. Last month is 116 lang siya. Then yung SAS energy, yung heater, kasi pag every winter kailangan namin may heater. So mga pag ang winter kasi mga 6 months. So 6 months kang magbabayad din ng, grabe guys, ang taas. Basta this year, ang taas na lahat guys.
Samantala, i-compare mo last year yung mga bills na ano, mga nasa around 100, 120. Pero ngayon, nagbabayad na ako ng 220, guys. 220. Could you imagine that? Grabe ang taas. Credit card. Yung credit card natin, nagbabayad ako ng pagka may na-save mga 200 or minsan 500. Pagka noon pa yan na wala pang sasakyan. So, hindi pa tayo kumuha ng sasakyan. Ganun yung binabayad ko para mababa yung interest or yung monthly ano ko pinabayaran. Kasi kumuha tayo ng sasakyan, kumuha ng bato, pukpok sa ulo. So, yung car natin bi-weekly niyan is 325. Kung mapalo siya isang buwan ay ano, nasa 650 something. 652, ganun. And then, kinuha natin siya ng auto pack. Telephone, yung cellphone natin. Dahil kumuha tayo ng bago. 117. So, SGI insurance ng sasakyan natin monthly, 140. So, yung tubig namin, dumarating yan every 2 months. So, hindi ko pa natanggap ngayong buwan na to yung tubig. So, last month, ang nabayaran natin ay 164. Samantalang mga nakaraang taon ay nasa 100, pumapalo lang 120, 110. Lahat na nagtataasan na. Tapos yung internet, 127 monthly. So, ano pa? Yan yung mga bills na binabayaran natin. And then, gas ng sasakyan. So, ino-observe namin siya. Kung around dito lang naman sa lugar namin, hindi kami pumupunta, hindi kami tatravel sa mga big cities like tatravel ka ng, dadrive ka ng 3 hours or ano. So, kung dito lang naman, bahay, grocery, or trabaho. So, ang 2 weeks namin ay mga nasa 2 weeks, $60. Ganon. Then, yung grocery, every weekend, kailangan magpunta sa groceries dahil sa may mga estudyante. So, pumapalo rin siya. Hindi lang naman pangbaon ang bibili, hindi lang naman tinapay or kung ano man. So, kung ano din yung mga nakikita sa mata, dadamputin. So, mga nasa 120, minsan nasa 150. So, yun yung sa weekly. Sa weekly grocery natin. So, tinotal ko siya. Pinutal natin siya is 1,654 yung sa ano natin, 164. So hindi pa kasama pala yung isang sasakyan na ano, 164 plus 325, what? 2,000 mahigit pala yung monthly natin na mga expenses, lahat-lahat. So, magkano yung sahod natin monthly? May natitira pa ba? Kung 2,000 ang binabayaran natin? So, yung sahod natin, kinocompute ko yan. Kasi nagtaas, nag-increase naman kami. Malaking tulong din yung pag-i-increase namin. Kaya lang, itong mga nakaraang, kung napanood nyo yung last video natin, nagbawas kami ng oras. So, nakadepende sa amin kung papasok kami ng Friday or hindi. Kasi dapat nung Friday, tinanong ako kung gusto kong pumasok ng Friday. Nagsabi ako ng hindi. So, not bad. Hindi naman malaking kawalan yung ano. By summer, this summer, ano naman eh, babalik kami sa pagka-busy. So, sinusulit lang natin yung nagkaroon tayo ng bawas oras. Medyo 3 days tayo nakakapapahinga. Friday, Saturday, Sunday. Diba? May natitira pa naman. Tapos, nagkumuha ko ng bagong account. Bank account for savings. So, titingnan natin yung mga titira natin from our ano expenses, ilalagay ko sa savings, guys, instead na ipag online shopping ko, di ba? Stop na ako sa online shopping, talagang ano, ayoko na talaga, talagang pikit mata, ayoko na talaga. Konti na lang. So ayun,
Kasi ang goal natin na no, makakaroon tayo ng property sa Pilipinas. Sana, yun ang goal ko. So, mag-save tayo ng konti, pakunti-kunti. Kasi, di ba? Isa naman napupunta dun sa mga online shopping. Tapos, katambak lang dito. Pag nabili na, hindi naman nagagamit. So, yun yun, guys. So, magkano ba yung sahod natin? May natitira pa naman for a whole month. Tapos, yung expenses, less mo sa expenses. May naisisave pa naman ako. May pang online shopping pa nun, pero ayoko na talaga. Okay na. Okay na. Kaya, bumuha na talaga ako ng account na savings account. Doon natin ilalagay. So, di ba? Kasi si Mr. naman, no, ano yan eh. Sa, may bahay, di ba? So, may bahay. So, napapansin nyo, walang mortgage dyan na ano. Kay Mr. yan eh. Ganun yun. Tulungan. Siya naman kanina, nag-ano siya, nag-grocery, di ba? Siya yung nagbayad yung grocery na yun. Hindi ako sumama. So, yun yung mga misis para makatipid kayo at makasave kayo. Okay, sumama sa grocery. Kung gusto mo malaman kung magkano ang ano sinasahod ng machine operator dito sa amin or dito sa aming company, so comment down below kung gusto mo malaman. At kung nasa Inside Canada ka, meron kasi diyang subscribers, may nag-comment diyan na, na malapit lang siya dito sa amin sa Yorkton. So nasa ano siya, Canora ba 'yun? So tinatanong niya kung available. Yes po. Lalo na ngayong summer. Dami po kami hiring. So, keep in touch. Kung ano, siguro makatulong tayo pang i-refer ko kayo. Subscribers ko yan. So, let me know. Comment down below, guys. Then, subscribe, share, and like. Comment down below. Huwag kalimutan para updated ka sa next video natin. Bye! So, next week, ano natin, road test ng ano, tingnan natin kung sasakyan natin na bago binili ito, kung talagang ibabagsak pa ako nito, kasi dadayain natin, pwede natin gamitin yung mga new features dyan na may mga lane assist, may mga ano ganun. So tuturo ano, i-update natin kayo sa next week natin na buhay.